Happy New Year po sa ating lahat. Mabuti po para sa atin kung araw-araw ay unang araw ng taon, hindi po ba? Dahil sinisimulan natin yung ating bagong taon na may bagong pag-iisip, may bagong pagpapasya para sa ating bagong buhay. Yung lahat ng ating kapatiran sa buong bansa at yung lahat ng mga naipanganak na muling kapatid natin sa buong mundo, sila ay pagpapalain ng dakila at saganang biyaya ng Diyos sa kanilang natitirang buhay kung taos-puso tayong mananalangin. Umaasa po ako na makakatanggap kayo ng higit na biyaya ng Diyos ngayong bagong taon. Tuwing bagong taon, hindi ba nagbabatian tayo ng higit kang pagpalain sa bagong taon? Yung pagpapala pong ito ay iba dun sa sinasabi ng sanlibutan. Kundi yung ibinigay ng Panginoon o ng Diyos. Hindi natin matatanggap yung sinasabi ng tao, kundi yung ibinigay ng Diyos yung matatanggap natin. Kung dahil sa ating matanggap ito, dapat tayong maging handa na tanggapin ang biyaya at pagpapala na ibinibigay niya. Dapat nga tayong maging handa na tanggapin ang biyaya ng Diyos sa ating mga puso at buhay. Kaya sino yung pinagpapala dun sa mga awit number 1? Sa Mateo chapter 5, sinabi ni Jesus ng detalyado kung sino yung mapapalad. Kaya kung tayo ay susunod sa salita ng Diyos, kung tayo ay mamumuhay para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos, naniniwala po ako na lalong higit na bibigyan tayo ng mas malalaking pagpapala, kamangha-manghang biyaya na mula sa Diyos. Nung nakaraang taon, tayo po ay nagplano ng may bagong isipan. Subalit, kung meron mang hindi nagawa nung nakaraang taon, ngayong bagong taon, kung iniibig mo yung Diyos, higit kang sumunod sa kanyang salita. Magkaroon ng kaisipan na mabuhay para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos nang may sigasig at tiyak na tutulungan ka ng Diyos na magawa ito. Ito po ay tiyak. Ngayon po, manalangin tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, salamat po sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin, sa kapayapaan at biyaya na siyang tumutulong sa amin upang makasunod sa Panginoon ayon sa patnubay ng Espiritu Santo sa nakaraang taon. Ngayon pong Winter Retreat, nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya na makapag-aral ng mga salita ng may galak at may tapat na pusong sumunod sa biyaya ng Diyos. Sa huling araw ng Winter Retreat, pakiusap, tulungan mo kaming pagbulayan yung nakaraang taon. Gayun din po, salamat sa panibagong taon na ipinagkaloob mo. Nawa ay huwag naming magamit ang napakahalagang oras na ito sa walang kabuluhan. Sa aming natitirang buhay na ipinahintulot mo po, sa lahat ng gawain na hindi po namin natatapos, naway pag-isipan namin ang biyaya upang makasunod kami at makapaglingkod para sa Ebanghelyo at sa Iglesia. Ngayong bagong taon, gabayan ninyo kami na magkaroon ng taos na pusong pagsunod at pagsasakripisyo at mabuhay para sa iyong Ebanghelyo at kaluwalhatian. Pakiusap, tulungan mo po kami sa pamagitan ng biyaya ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo na hindi kami mabuhay para sa sariling kagustuhan. Kundi, pakiusap, pamunuan at gabayan mo po kami na makasunod ayon sa banal na kalooban ng Diyos. Panginoon, tulungan at gabayan mo po ang Iglesia sa buong mundo
at sa buong bansa at sa mga kapatiran sa buong mundo. Naway, mapasailalim sila ng biyaya ng Diyos at gayon din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa bagong taon at gayon din po sa natitira naming buhay na iyong ipinahintulot sa amin, pakiusap, tulungan at gabayan mo po kami na maganap ang banal na kasaysayan na naiatang mo po sa amin. Pakiusap, turuan at gabayan mo po kami sa mga bagay na dapat naming gawin sa pamamagitan ng banal na salita ng Diyos. Panumbalikin niyo po yung mga may karamdaman. Nawa po ay makapanumbalik sila sa lalong madaling panahon at tulungan mo po sila upang makapaglingkod sa iyo sa natitirilan ng buhay at mabuhay para sa Ebanghelyo. Ipahintulot mo rin po sa amin ang higit na biyaya at higit na pagpapala sa lahat ng ministers na nangangaral ng Ebanghelyo sa mahirap na sitwasyon. Gayon din po sa lahat ng mga kapatid na naglilingkod. Kami po ay nananalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 6. Mateo chapter 6 verse 19 hanggang 21. Mateo chapter 6 verse 19 hanggang 21. Basahin natin ang sabay. Mateo chapter 6 verse 19 hanggang 21. Huwag kayo magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Itong winter retreat, meron tayong napakahalagang pagkakataon na matuto ng salita at gayon din magkaroon ng bagong determinasyon. Ngayong araw, ito po yung unang araw ng bagong taon. Ito rin naman yung huling araw ng ating winter retreat. Yung paksa ngayon, ito yung salita na lubos na nating nalalaman. Subalit, magbalik-tanaw tayo sa mga salita na ating nabasa kung nasusunod na natin ngayon o hindi pa. At kung hindi, pakiusap, isaalang-alang mo po yung salita ng may kaisipan na maging masunurin. Maging masunurin sa mga salita ng Panginoon hanggang sa huling araw na ibinibigay sa atin ng Diyos. Lahat ng mga tao dito sa mundo, sila ay naghahanda upang kumita ng pera. Ito ay sa pamamagitan ng pag-aaral. Nagsisimula ito mula doon sa elementarya, middle school, high school, at hanggang po doon sa kolehiyo. Nagdurusa sila upang mamuhay ng mayaman dito sa sanlibutan. Yung layunin ng kanilang pag-aaral ay upang mabuhay ng mayaman, kaya sila naman talaga ay naghahanda upang kumita ng pera. At kung gayon, sila ay kikita ng pera at tayo rin naman ay nabubuhay sa paggamit ng pera. Gayunpaman, napakahalaga sa isang Kristiyano yung tamang paggamit ng pera. Ito ay napakahalagang kayamanan sa ating Christian life. Hindi nababagay sa atin na gastusin yung pera na nakuha natin sa ating sariling pagsisikap
nang wala namang pagkokontrol. Kaya naman, para sa ating mga Kristiyano, napakahalaga yung tamang paggamit ng pera. Dahil ito yung napakahalagang kayamanan na para sa ating Christian life. Kaya naman, hindi talaga nababagay sa atin na basta na lamang gagastusin yung pera na nakuha natin sa ating sariling pagsisikap nang hindi man lamang tayo nagkukontrol. Tingnan po natin sa unang Timoteo chapter 6. Basahin po natin yung unang Timoteo chapter 6. Unang Timoteo chapter 6 verse 6 hanggang 8. Basahin natin ang sabay. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masiya na tayo sa mga ito. Sinasabi ng Biblia na ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang para sa atin. Ano po ba yung pusong may kasiyahan? Yun po yung makontento sa pagkakilala sa ating sarili at iniingatan nito. Kaya sinasabi ng Biblia, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Merong kaparehong mga salita nito doon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 15. Sinasabi kung paanong siya'y lumalabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Kung paanong siya'y lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad po siyang aalis. Kaya kapag siya ay aalis, ay aalis siya ng katulad ng kanyang pagdating. Tama po ba? Lumabas siyang, kung dumating siyang hubad, aalis din siyang hubad. Kailangan nating malaman yung katotohanan ito na ang mga tao ay dumating ng walang dala. Pero nagpaplano na para bang mabubuhay sila sa loob ng daan-daang taon na may dakilang bagay. Subalit, sa sandali na sila ay mamatay, sila ay aalis ng walang dala. Meron pong isang awit sa Korea na tinatawag as Student Border. Sa palagay ko ay pwede natin itong isama sa ating hymnal book. Sabi doon, life is a journey of a stranger. Where did it come from and where does it go? Life is a journey of a stranger. Where did it come from and where does it go? Life is a nakedness, coming and going empty-handed. Sa tingin ko po ay alam na alam niyo yung awiting ito. Ano po? Ito rin po ay mahalagang awiting para po sa mga Kristiyano. Tama po. Meron ngang bahagi doon kung saan ay sinasabi, never leave love, never leave lingering attachment. Ang buhay ay paglalakbay ng taga-ibang bansa o taga-ibang bayan. Ang buhay ay dumadaloy gaya ng ulap. Gaya lamang po ng ulap na ito ay dumadaloy. Ganun po yung buhay. Anyway, tama po ito. Subalit, ang mga tao ay hindi nag-iisip ng kagaya nito dahil nabubuhay sila na para bang mabubuhay sila magpakailanman. At ang kanilang pagnanasa sa mundo ay hindi natatapos. Alam ba ninyo na mayroong tinatawag na noise insulator gaya ng bubong dun sa expressway? Ito'y upang mabawasan yung ingay sa mga kalapit na apartment.
ganito po yung bubong na ito doon sa mga expressway. Madalas po akong dumadaan sa kalsadang iyon. At narinig ko po, ito ngayon ay gawa sa transparent na acrylic. Ngunit, biglang nagliyab yung isang truck at nasunog ito, gayon din po yung ibang mga sasakyan. Humigit kumulang na 40 na katao yung namatay. At yung 5 sa kanila, namatay habang nakaupo sa kanilang sariling sasakyan. Ito po ay masamang kapalaran. Yung isang sister po natin mula sa ating church ay dumaraan po siya o dumaan po siya doon mismo sa lugar ng aksidente. Tapos nakita niya yung truck driver na sinusubukang apulahin yung apoy. Yung sister natin ay muntik na talagang mapahamak. Naniniwala po ako na tinulungan siya ng Diyos. Totoo po. Sa Kawikaan 27:1, sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw, gaya po ng kawikaan na ito, kailangan nating isipin na ito'y biyaya ng Diyos at himala na tayo ay buhay hanggang ngayon. Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ang ibig sabihin po nito, iiwan natin ang mundong ito sa anumang oras. Nalalaman po ng mga tao ang araw ng kanilang kapanganakan. Subalit, walang sino man po yung nakakaalam ng kanilang pagpanaw. Hindi natin alam kung kailan, maaaring ngayon, o pagkalipas ng 10 taon, o ngayon mismo. Tanging Diyos lamang po yung nakakaalam. Kung gayon, paano dapat mamuhay ang isang Kristiyano? Sa Kawikaan, chapter 30, verse 7 hanggang 8, sabi, dalawang bagay ang sa iyo'y aking hinihiling bago ako mamatay at huwag mong ipagkait sa akin. Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Dito po ay may dalawang bagay na hinihiling sa Diyos para sa atin bago tayo mamatay. Ang isa po ay ang ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. At pagkatapos, pinoproteksyon na naman tayo ng Diyos na mabuhay ng may tapat na konsensya. At ang ating mga salita at kilos ay hindi magiging mali. Simple at malinaw. Ito yung panalangin na magagawa natin bilang isang Kristiyano. Isa pang bagay, huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Maaari nating sabihin na pakiusap. Huwag mo akong bigyan ng kasalanan o kasalatan, kundi kayamanan lamang. Subalit yung verse na ito dito sa Kawikaan chapter 30, sinasabi, huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Sinabi nga ni Jesus, manalangin nga kayo ng ganito. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain araw-araw. Yung ating araw-araw na tinapay ay literal na nangangahulugang araw-araw. Subalit, paano tayo mananalangin ng ganoon? Eh, tayo ay mayroong maraming pagkain doon sa cabinet na maaari nating kainin ng ilang buwan. At ganun din po, at ganyan doon sa ref. Siyempre, hindi lahat ay mayroon. Subalit, marami po sa atin ay mayroong ilang pagkain para sa ilang buwan. Hindi lamang para sa araw na ito. Kung gayon, malibang manalangin na bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw? Ganito rin ang naisip ko noon. Subalit, habang nangangaral ako doon sa Jeju Island, talagang naunawaan ko kung ano ba talaga ang kahulugan ng talatang ito. Meron man tayo o wala, tayo'y kumakain araw-araw. Ito ay ibinibigay sa atin ng Diyos. At tayo ay humihinga at nabubuhay sa bawat sandali sa pamagitan ng biyaya at tulong ng Diyos. Kaya nga, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Dapat tayong manalangin sa Diyos para sa ating pang-araw-araw na pagkain.
May ilan na nag-iisip at nananalangin ng ganito. Ito na yung iniisip nila. Ah, hindi pagkain lamang para sa laman, Panginoon, kundi bigyan mo kami ng salita ng Diyos araw-araw. May mga talata tungkol sa espiritual na pagkain sa iba't ibang chapters. Subalit, ito'y pagkain para sa ating laman. Sa mga kinakailangan natin, ibigay mo ang kinakailangan namin sa araw-araw. Meron man tayo wala, dapat tayong mamuhay araw-araw na umaasa sa biyaya at pagkain ng Diyos. Kaya nga, talagang kinakailangan natin ang tulong ng Diyos. Kaya dapat nating pahalagahan at naisin araw-araw ang mga bagay na mula sa Diyos. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Sa pagtanggi natin sa kayamanan, para tayong nagiging mangmang dahil normal lang na sinasabing payamanin mo ako. Subalit, yung kayamanan ay hindi mabuti kagaya ng iniisip natin. Walang sinasabing ang Biblia na mabuti o walang sinasabi yung Biblia na mabuti patungkol sa yaman. Sa Santiago chapter 5, sinasabi dito, "Ali kayo ngayon, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kahirapan at sa inyong na sa inyo'y darating." Doon nga sa Lucas, mayroong isang taong mayaman na nakasuot ng kulay ubi at pinong lino at nagpipista sa araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalay Lazaro na puno ng mga sugat at naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman. Maging yung mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Kung titingnan natin yung mga talatang ito, bagamat ang pulubi ay walang makain at hindi malusog ang katawan, yung kanyang pangalan, ito'y nakasulat sa Biblia, Lazaro. Ang mayamang lalaki naman sa kabilang banda ay walang pangalan. Pagkatapos, yung mayamang lalaki at si Lazaro ay namatay. Nang iwan ni Lazaro yung mundo at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham, ito'y nagpapakita na si Lazaro ay pumasok sa paraiso. At yung mayamang lalaki ay maaring nagkaroon ng napakagarang libing. Subalit, yung kanyang espiritu ay naiwan sa impyerno na may walang hanggang apoy. Alam niyo yung kwentong ito, hindi po ba? Doon sa Lucas chapter 12, sinasabi ng mayaman, "At sabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka." Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo." Kahit nagtipon pa siya ng karunungan, kayamanan, karangalan, tatanungin siya ng Diyos kung saan ang mga ito. Para saan yung mga ito? At sasabihin sa kanya, hangal. Ako'y namuhay ng mahirap po simula pa ng bata ako. Ikunento ko na ito minsan sa Bible seminar. At nang ako ay nasa grade 4, nagkaroon po ng Korean War. At pagkalipas ng isang taon, bumalik kami ng pamilya ko doon sa pagkakatakas. Pumunta na kami sa aming bahay na nasunog. Kaya naman, wala kaming makitang natira kahit pagkain o pera man. Kaya nagsimula ako magtrabaho noong grade 5. Nagtinda ako ng candy, gum, ice cream, nagtinda ng dyaryo at naglinis ng sapatos. Ginawa ko ang lahat ng trabahong kayang gawin ng isang bata. Kailangan kumita ng pera upang makapag-aral hanggang sa nakapag-enroll ako sa isang theological school. Dahil lumaki akong napakahirap. Subalit, kapag naisip ko ang mga iyon, tapat akong nagpapasalamat sa Diyos sa nakaraan ko. Seryoso po ako. Dahil kung lumaki ako sa isang mayamang pamilya, maaaring hindi ako naligtas. Kagaya ng sinabi ng Diyos, mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa langit. Sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo, napakahirap makapag-evangelize sa mga mayayamang bansa. Napakahirap po talaga. Ayaw nilang tanggapin ang salita ng Diyos kahit gaano pa tayo nagpapakahirap. Subalit, ang mga hindi mayayamang bansa tulad ng South America, Africa, Mongolia o yung Pilipinas. Ang mga tao sa mga bansang ito, tinatanggap yung Ebanghelyo ng mabuti.
Yung pagkilos ng Diyos para sa kaligtasan, ito ay nangyayari sa mga lugar na iyon. Kung hindi tayo naging mahirap, wala sana tayo dito. Maring nandun tayo sa mga kasiyahan, sa nakikipag-inuman, nakikipagsayawan. Dahil ito yung unang araw ng bagong taon. Tunay na mas nauna tayong naligtas kaysa iba dahil hindi tayo mayayaman. Gayun din, pagkatapos maligtas, ang talagang mayamang tao ay mas nahihirapan sa kanilang Christian life. Dahil yung taong ito ay umaasa dun sa kanyang kayamanan kaysa sa Diyos. Inaasahan niya yung pera ang mag-iingat at magpapasaya sa kanya. Yung taong mahirap naman ay tanging sa Diyos lamang siya umaasa. Kagaya ng sinabi doon sa Kawikaan 30, huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man, pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Sa tingin ko, ang panalangin ito ay angkop sa ating buhay pananampalataya. Ang kahulugan nito ay espiritual na kahalagahan. Ito po yun. Ito yung bagay na dapat nating hanapin. Dapat tayong magsumikap na lumago, na tinitingnan ng isang taong may mas maayos na Christian life. Subalit sa physical, sa mga material na bagay, ang mga mas mahihirap kaysa sa atin, dapat din nating tignan ang ganitong mabababang tao. Dahil kung titingin tayo sa mayayaman, iisipin natin, paano ako mabubuhay kagaya nila? Kaya dapat nating malaman na maraming mga taong mas mahirap pa kaysa sa atin. Kaya nga, ang pusong may kakontentuhan ay ito. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Ipanatili mo ang aking kalagayan na masiyahan sa aking kalagayan at mamuhay nang nararapat sa aking kalagayan. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo dun sa Filipos, chapter 4, verse 12, marunong din akong magpakasagana. Ito'y nararanasan nila nang sila ay pumunta dun sa Jerusalem na mayroong malaking love offering. Hindi ibig sabihin na sila po ay may maraming kayamanan. Minsan, ito'y nangyayari kapag nagbibigay ng offering para tumulong. Kaya marunong akong magpakababaw, marunong din akong magpakasagana. Kapag sila'y naghihirap, sila'y nakadamit pang mahirap, gutom, puyat, walang makain, at nanginginig dun sa lamig. Masigit nilang natututunan kung paanong lubos na umasa sa Panginoon. Ito yung kahulugan ng talatang ito. Kapag sila'y maayos, hindi ko gagamitin ang yaman ko para sa aking sarili dahil ang lahat ng ito'y galing sa Diyos. Ibibigay ko ang lahat sa Kanya. At kapag sila'y nahihirapan, sila'y umaasa sa tulong ng Panginoon. Kaya natututunan nila yung lihim. Ito'y isang matalinong katangian. Sinasabing ang pera ay ginagamit upang subukin ang pagkatao. Kung gusto mong malaman yung inuuna at mithiin ng isang tao, subukin mo siya ng pera at ang resulta ay magiging tumpak. Halimbawa, binigyan mo ng isang napakalaging pera. Kumari, nanalo sa loto yung tao ng 10 billion o 100 billion. Tama ba? Kapag napanalunan nila o napanalunan ito ng isang tao, iniisip niya, ito'y isang panaginip ba o totoo? Ano kaya ito? Kaya ano naman yung gagawin niya doon sa pera? Bumili siya ng magandang bahay. Bumili rin siya ng bagong magandang kotse. Tapos, nagpalit siya ng ref. Siyempre, nagpalit din siya ng asawa. At ang taong ito'y hindi magtatrabaho. Ito'y gaya ng pagsira sa kanyang sariling buhay. Kaya naman, yung buhay ng maraming tao ay nasisira. Ang pagiging mayaman ay hindi laging mabuting bagay. Tayo mga Kristiyano, kapag bigla tayong kumita ng pera, sabihin nating binigyan tayo ng maraming pera. Yung mga 50 billion o 100 billion pesos.
Kapag binigyan tayo ng ganito kalaking halaga ng pera upang gamitin ayon sa ating sariling kalooban, paano kaya natin ito gagamitin? Halimbawa, nanalo yung isang Kristiyano sa loto. Actually, problema ito. Paano ko gagamitin yung perang ito? Kung titingnan natin ang isang tao kung paano niya ito gagamitin, malalaman natin ng 100% kung ano ang inuuna at mithiin niya sa buhay. Kung para sa mga makamundong bagay, kung gagamitin ito ng isang tao sa mga bagay na walang kinalaman sa Diyos, mayroong problema sa kanyang priority. May problema sa purpose ng kanyang buhay. Siya ay taong hindi tapat sa kanyang Christian life. Ang taong ginagamit ito ng mabuti, ang Diyos ay nagpapayaman at nagpapaduha. Siya ay nagpapayaman upang tignan kung paano tayo mabubuhay kapag mayaman. Subalit, bigla niya itong kukunin. Pinapatugha niya tayo upang suriin kung tayo ay magrereklamo. Mamatay na ako o aasa ako ng higit pa sa Panginoon. Maging mayaman man o mahirap ang Kristiyano ay hindi dapat panghinaan. Na ang puso'y nakatuon sa Panginoon, dapat tayong mamuhay ng ganito. Kung hindi natin gagamitin ng tama yung kayamanang ibinigay sa atin, tiyak na ito'y hindi magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya minsan, binibigyan tayo ng Diyos ng pera. At sa mga taong alam kung paano gamitin ng tama yung pera, sila'y nagbibigay ng higit pa dahil siya'y nasisiyahan sa kanya. Siya'y nagbibigay ng higit at nag-iiwan ng kayamanan ng Diyos sa mga ganitong klaseng tao. Subalit, kung hindi ginagamit ng tama, ang pera ay maaring kunin ito. Dapat nating pag-isipan ito. Doon sa unang Timoteo 6:9-10, ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at pagkapinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinukso ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Ang taong gustong maging mayaman sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, yung pag-ibig dun sa pera ay pagiging malapit sa pera. Ang pag-iisip ng pagsisikap sa trabaho upang kumita ng pera upang ibigay sa Diyos, kapag ang perang ito ay ginamit ng mahalaga para sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ay nagbibigay ng higit. Siya ay magbibigay ng higit pa. Kapag yung pera ay ginamit ng tama, siya ay magbibigay ng higit pa. Talagang naniniwala ako sa katotohanan ito, kaya ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ay nangangahulugan ang taong madikit sa pera ay taong nagsisikap kumita ng pera sa kanyang sariling paraan. Ang lahat ng kasalanan ay galing dito. At ang taong ito ay iiwan yung kanyang pananampalataya at tapos aasa siya sa pera, hindi sa Diyos. Siya ay mahuhulog sa pagkawasak at kapahamakan. Ang mga taong hindi ligtas ay namumuhay lang para sa pera. Sa pera! Gayun din sa paaralan. Tinatantya nila kung saan mag-aaral. Ito'y para kumita ng maraming pera. Upang makapasok sila dun sa malaking kumpanya. Maraming tao ang nababaliw dahil sa pera. Diba, si Judas Iscariote, sinasabing iniibig niya ang pera. Sinasabing minsan kinukuha na niya ng pera yung supot na dapat iniingatan niya. At kapag si Jesus ay magiging hari, ang nasa isip niya ay magiging siyang Minister of Finance. Subalit, nang matapos ang kanyang nais, inisip niya ang kailangan niya ang pera sa pagsunod kay Jesus ng 3 taon. Kaya nga, ipinagbili niya si Jesus ng 30 pirasong pislak. At nang siya'y matauhan, ang isang lalaking gaya ko'y dapat bang ibenta ang aking guro dahil sa nakagawa siya ng mali? Ako'y dapat nang patayin ang mamatay at siya'y nagpakamatay. Tama po, at siya'y nahulog sa impyerno.
tanging si Judas lamang po ang ganitong tao. Siya nga lang ba? Dahil sa pera, maging ang taong ligtas. Kung meron siyang pusong umiibig sa pera, ay iiwan ang pananampalataya. Sinasabi yan ng Biblia, napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Kaya, imbis na biyaya ng Diyos, ang taong ito, ito'y mahuhulog sa pagkawasak at kapahamakan. Ang resulta ay magiging miserable. Mula sa mga taong kakilala ko, may ilan na talagang kumikita ng may kalakihang halaga ng salapi. Kayo may, pagdating sa gawain ng Diyos sa church, hindi ninyo aakalain ganun pala sila kakuripot. Kaya sa una ay masaya sila dahil kumikita sila ng malaking halaga, pero kalaunan ang kanilang negosyo ay nalugi. Pati ang kanilang bahay at ay kinuha at sila'y naging miserable. Ito isang halimbawa lamang. Merong ganing uri ng tao. May isang tao naman na merong sariling lupa at magarang bahay at hindi naman niya ito kailangan. Yung mahirap na kapatiran, sila po ay nagtatrabaho ng maigi para makapagpatayo ng church building. Pero yung taong iyon, hindi niya naman kayang maihandog yung kanyang bahay at hindi nagtagal siya'y namatay. Tingnan po natin dun sa Kawikaan chapter 23. Chapter 23, verse 4 hanggang 5. Huwag magpakapagod sa pagpapayaman, maging matalino ka na ang sarili'y mapigilan. Kapag napakadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparam sapagkat biglang magkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agilang patungo sa kalangitan. Yung taong nagnanais na maging mayaman ay naghahangad ng pera para maging responsable sa kanyang hinaharap at naghahanda ng pera para siya'y maging masaya. Pero, sa tingin mo ba'y napapasaya talaga siya ng pera? Lumipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Kung gayon ay mabuti kung ang pera ay nakatali para hindi ito lumipad. Tama po ba? Kaya naman iyon yung dahilan bakit bumibilan yung marami ng real estate na tinatawag na fixed asset. Tama po? Itinatali nila dito ng mahigpit upang hindi ito makalipad. At pagkatapos, ano naman po yung mangyayari? Yung tao mismo, lilipat at maglalaho. Talagang napakahangal ng tao. Doon sa Lucas chapter 12 ay hangal sa gabing ito'y kukunin ang iyong kaluluwa. Itong taong ito, yung pinakahangal. Kahit ngayong gabi ay kayang kunin ng Diyos yung kanyang kaluluwa. Kung gayon, para saan ang mga bagay na inihanda niya? Sa tingin niya ay kaya niyang mabuhay ng ilang daang taon o ilang libong taon kasama ng mga bagay na inihanda niya. Pero hindi niya alam kung kailan siya maglalaho. Sa Lucas chapter 16 verse 19, may isang mayamang tao na namuhay ng sagana sa araw-araw at mayroong isang pulubi na si Lazaro sa harapan ng kanyang bahay. Ang kahulugan ng pangalang Lazaro ay ang Diyos ang aking tulong at kaliwan. Ang ibig sabihin ng pagsang ito ay hindi nangangahulugan na ang mga mayayaman ay mapupunta sa impyerno tapos yung mga pulubi naman ay mapupunta sa langit. May mga taong kontento na sa pagiging mayaman. Ang ibang tao ay mahirap, ngunit siya ay mayaman dahil iniisip nilang yumaman sa hinaharap. Nag-evangelize po ako ng isang taong may negosyo. Tapos sinabi niya sa akin, yung simbahan, yan ay lugar kung saan nagpupunta yung mga mayayaman at yung mga taong may maraming oras. Busy ako sa pagninegosyo. Nangungupahan lang ako sa shop na ito, kaya kailangan ko magbayad ng renta. Kailangan kong kumita agad ng pera at makakuha ng sarili kong building. Oo, kapag ang isang tao na nagmamay-ari ng isang building o gusali, gugustuhin niya ng isa pa. Tama po? Yung kasakamian ng tao ay walang katapusan. Ang taong ito ay mayaman sa hinaharap. Mahirap siyang maligtas. Kung ang isang taong ligtas ay sakim pa rin sa pera,
siya ay hindi makakapamuhay ng maayos na pananampalataya. Maraming tao ang hindi na normal dahil sa pera. Ang mga Christians ay hindi dapat tangayin ito. Sa awit 17:14, mula sa mga tao sa pamagitan ng iyong kamay o Panginoon ko, mula sa mga tao na ang bahagi na sa buhay ay sa sanlibutan ito. At ang tiyan nila ay pinuno mo ng iyong kayamanan, sila'y nasiyahan na kasama ng mga anak at iniwan nila ang kanilang kayamanan sa kanilang mga sanggol. Ang lahat ng kayamanan ng mayayaman na ito ay sa Diyos. At ang tiyan nila'y pinupuno mo ng iyong kayamanan. Kapag mabuti ang ginagawa ng iyong mga anak, sila'y nasisiyahan na kasama ng mga anak na mga sanggol. At ang matitira para sa kanilang pamumuhay ay iniiwan nila sa kanilang kayamanan sa kanilang mga sanggol. Ito yung buhay ng mga tao sa mundong ito. Ang mga awit ay nanalangin, "Iligtas mo sama-sama ang buhay ko sa pamagitan ng tabak mo, mula sa mga tao sa pamagitan ng iyong kamay, o Panginoon ko, mula sa mga tao na ang bahagi sa buhay ay sa sanlibutang ito." Sabi, "Iligtas mo ako." Ito yung paghihiwalay sa mundo. Tungkol sa akin, na aking mamasda ng iyong mukha sa katuwiran. Malapit na nating makatagpo ang Panginoon. Makita man natin yung ating Panginoon pagkatapos nating mamatay o makasalubong natin siya habang nabubuhay, kung gayon, tayo ay masisiyahan na sa Panginoon. Aking mamasdan ang iyong anyo at masisiyahan. Kami ay nasisiyahan sa pagbabago ng hamak na katawan na ito sa malwalhating katawan ng Panginoon. Ito yung pinakaninanais na pag-asa ng mga Kristiyano. Nabubuhay tayo sa mundong ito, ngunit nabubuhay tayo na naghihintay sa kalwalhatian ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Gano'n nga ba kahirap si Apostol Pablo? Siya ay hubad, gutom, walang tulog, hindi makakain, nilalamig, binugbog, at halos mamatay ng ilang ulit ngayon, ngunit siya ay nagtiwala sa Panginoon. Hanggang dulo nagtiwala po siya, ngunit siya ay pinugutan ng ulo sa Roma at sinabi niya, "Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang kamatayan." Natapos niya daw yung kanyang takbuhin. Yung mananakbo sa marathon ay tumatakbo sa kanilang buong lakas patungo doon sa finish line. Pagdating nila doon sa finish line, natutumba sila at wala silang pakialam kung sila ay mamatay, makuha lamang po yung gantimpala. Paano naman po tayo? Ginawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo'y walang pagkasira. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, kaya't mula ngayon, ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran. At sinabi ng Diyos, "Huwag kang magtipon ng mga kayamanan para sa iyong sarili sa lupa." Yung pagtitipon ng kayamanan sa lupa ay hindi para sa Panginoon. Kinakailangan nating gamitin ang ating kayamanan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Huwag nga tayong umasa sa mga kayamanang hindi tiyak. Doon sa mga awit, chapter 39, verse 4, sabi doon, nanalangin si David sa Diyos. Panalangin niya ay masakop niya yung maraming bansa. Tapos bumuo siya ng isang pinag-isang kaharian. At humawak ng pinakamataas na posisyon na pinakamakapangyarihan. "Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam mo sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay." Ang aking katapusan, ito yung kamatayan. Ang araw ng aking kamatayan ay papalapit na. "Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam mo sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay." Sinasabi si Napoleon,
Yung salitang impossible, ito ay wala sa kanyang bokabularyo. Gayunpaman, siya ay natalo ng labanan dun sa Waterloo. Pinatapon siya sa isla ng Helena at namatay. Ano ang sinabi niya? Nabigo ako. Marami nang nanumpa ng katapatan sa akin, ngunit ngayon ay wala na. At sinabi niya, Jesus ng Nazareth, nanalo ka. Sinasabi na yung huling aklat na binasa ni Napoleon ay yung Biblia. Sinasabing talagang sabik na magbasa ng mga aklat si Napoleon kahit na nasa labanan. At yung huling aklat na nabasa niya ay ang Biblia. Ngunit hindi talaga malinaw kung naunawaan ba niya yung katotohanan o hindi. Ngunit sinabi ni David, Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan. At kung ano ang sukat ng aking mga araw. Nung siya ay nagkaroon ng dakilang kapangyarihan, ito yung kanyang naging panalangin. Sa tuwing iniisip natin kung ano yung ating magiging katapusan, hindi natin magagawang mailagak ang ating pag-asa sa mundong ito. May ilang tao na sumusulat sa kanilang fiancé bago ikasal, sabi, malapit ko nang lisanin ang mundong ito. Iniisip ko ang puntod kung saan ako ililibing. Mukhang mas pinaghahandaan niya yung kamatayan bago pa man din yung kasal. Maring ito ay labis na pag-iisip, ngunit siya ay isang matalinong tao. Kung isipin mo ang iyong katapusan, magagawa mong mabuhay ng maayos at nararapat sa kasalukuyang buhay. Kaya nga sinabi ni David, Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam mo kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Narito ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal. Kapag meron kang langgam sa iyong mga kamay at ito'y gagapang at di kalaunan, mauhulog po ito. Narito, ang aking mga araw ay ginawa mong ilang mga dangkal at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na bawat tao'y nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Bagaman, ang mga tao ay nabubuhay ng maayos sa pamagitan ng kahirapan, kalaunan, ito po ay maglalaho. Noon, may isang Korean plane yung bumagsak sa isang airport doon sa Guam. Namatay po yung lahat ng pasahero doon. Kabilang sa mga ito ay ang isang pasahero na kumita ng pera sa pamagitan ng pagtatrabaho sa United States. Ito ay sa mahabang panahon. Kaya naman, nagpasya siyang bumalik sa kanyang bayan sa Korea at i-enjoy ang natitirang pera ng kanyang buhay sa pamagitan ng komportabling paglalakbay kasama ang kanyang pamilya. Kaya naman, yung unang bansa na pagpasyahan niyang paglakbayan kasama ang kanyang pamilya, ito ay ang Guam. Namatay ang lahat doon. Walang sino man yung nakakaalam kung ano yung nangyari sa mga tao. Tunay na ang bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino tulad na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubuntun at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Siya ay masikap na nagtatrabaho para sa pag-iipon ng pera, ngunit ang ibang tao ay ginagastos itong pera. Doon sa mga awit, chapter 39, verse 7, sinasabi, At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay, ang aking pag-asa ay nasa iyo. Si David ay palaging umaasa sa Panginoon ng buong puso, kaya inibig ng Diyos si David. Magkaroon din naman kayo ng ganitong pag-iisip. Panginoon, sa ano po kaya ako maghihintay? Ang nais ninyo ba ay ang maging matungkumpay dito sa sanlibutan at maging mayaman at mamuhay ng marangya? Bagamat pahintulutan ng Diyos ang mga tao sa sanlibutan na mamuhay tulad nito, gayunmay hindi niya tayo pahintulutan na mamuhay ng katulad sa gayon.
Kung ganun po, ay dapat natin pag-isipan yung pagmamanage ng salapi bilang Kristiyano. Roma chapter 11 verse 35 hanggang 36, sa dulo nung chapter 11 ng Roma, sabi dun sa verse 35, o sino ang makakapagbigay sa kanya at siya'y mababayaran? Actually, yung isang pastor ay nag-sermon at sinabi niya, sino ang magbibigay sa Panginoon muna? At pagkatapos, siya'y babayaran. Kaya naman, sumagot yung isa, opo, ako pastor, magbibigay ng 12 million pesos. Tapos yung isa naman, magbibigay ako sa iyo ng 6 million pesos. Narinig ko yung ganitong sermon noon. Pero, iyon nga ba ang kahulugan nito? Sino ang makapagbibigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Ibig sabihin ba nito, kapag nagbigay ako sa Panginoon, eh yung Panginoon ay may utang sa akin, kaya kailangan niyang magbayad? Dapat nating basahin yung kasunod na talata sa Biblia. Sa verse 36, sapagkat mula sa kanya at sa pamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay, so makanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ano yung salita sa huling parte? Ang lahat ng bagay na nasa mundo ay nilikha ng Panginoon at siya ang nag-iingat nito. At ang lahat ay babalik sa kanya. Kukunin niya ang lahat para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya, sino ang makakapagbigay na sa kanya? Maging ang ating buhay ay sa kanya. Ang lahat ng meron tayo ay sa kanya. Makakapagbigay ba tayo ng pag-aari natin sa kanya? Hindi po. Hindi natin ito magagawa. Magkakautang ba ang Diyos sa mga tao? Ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay sa Panginoon. At ang mga ito ay galing sa Diyos. At ang lahat ay babalik sa Kanya. Alam dapat natin ito. At dapat nating ibalik ang mga bagay na pagmamay-ari ng Panginoon sa Kanya. Sa 1 Korinto chapter 6 verse 19 hanggang 20, mula sa Diyos, at kayo ay hindi na sa inyong sarili sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos. Bilang mga taong ligtas, yung ating espiritu at katawan ay binili sa pamagitan ng dugo ng Diyos, kaya tayo ay sa Kanya. Walang anumang pagmamay-ari. Yung Panginoon ang nangangasiwa at nag-iingat ng kanyang mga bagay, at ito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o ano man ang ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikakaluwalhati ng Diyos. Hindi natin ibinibigay yung sa atin, kundi yung mga bagay ng Panginoon. Sa ganong pagkakataon, naluluwalhati yung Diyos. Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Doon sa 1 Korinto 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain o umiinom o ano man yung ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikakaluwalhati ng Diyos. Para sa ikakaluwalhati ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, ibinibigay natin yung mga bagay ng Diyos sa Kanya. Kung hindi natin ibinibigay yung mga bagay ng Diyos sa Kanya at gagamitin ito sa pansarili nating kalooban, paparusahan tayo ng Diyos. Doon sa ikalawang kronika, chapter 29, verse 14, plinano ni David na magtayo ng templo. Sinabi naman sa kanya ng Diyos, hindi ka magtatayo ng bahay para sa aking pangalan sapagkat ikaw ay isang mandirigma at nagpadanak ng dugo. Kaya ang iyong anak na si Haring Solomon ang magtatayo nito. Kaya naman si David, siya po ay nalugod at naghandog ng malaking bilang ng ginto, pila, at mga kayamanan para sa pagpapatayo ng templo. Kaya ang taong bayan ay naghandog din. Naghandog din sila at siya ay nanalangin. Ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makakapaghandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay sa Panginoon. Hindi dahil meron tayong kakayahan, kung hindi dahil sa tinanggap natin ito mula sa Kanya. Kaya ang sa inyo, ang aming ibibigay sa inyo, sinasabi ito ng isang eksaktong eksakto. Bakit?
hinahandog niya ang lahat sa Panginoon ng walang pag-aalinlangan. Nagbibigay siya ng ginto, pilak at kayamanan. Sa Gawa, chapter 4, verse 32, yung mga kapatid sa naunang iglesia, yung buong bilang ng mga sumasampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang mga pag-aari ay para sa lahat. Kaya nga, yung mga banal na naligtas noong panahong iyon ng naunang iglesia, dahil sa nagpasya sila na magpasalamat sa kanilang kaligtasan, ibinigay nila ang kanilang pag-aari para gamitin ng lahat. Gayunpaman, sina Ananias at Sapphira ay nagtago ng ilang bahagi ng ari-arian at dinala ang isang bahagi lamang. At sinabing, ito na ang lahat ng inihahandog ko na ang lahat. Ananias, bakit nagpadayag ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itinago ang bahagi na pinagbilihan ng lupa? Siya ay bumagsak at namatay. Pagkatapos ng ilang sandali, pumasok naman si Sapphira na kanyang asawa na hindi nalalaman ang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayong halaga ang lupa. Sinabi niya, oo sa gayong halaga. Sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo upang subukin ang Espiritu ng Panginoon? Tignan mo, nasa pintuan ang mga paa ng mga naglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. Kaya siya ay bumagsak at namatay. Ipagbili man nila yung kanilang ari-arian o hindi, ihandog man nila ang bahagi lamang ng kanilang ari-arian o yung buong ari-arian, dapat nilang sabihin yung totoo. Ngunit nagtago sila ng ilang bahagi sa kanilang mga ari-arian at sinabing, oh, iyan na yung lahat ha? Kaya pareho silang namatay nung panahong iyon. Ngayon, kahit na itago ninyo ang lahat, hindi kayo mamamatay. Bakit? Hindi sa hindi na tayo mamamatay, kundi yung buhay ninyo ay magiging patay. Alam ninyo po ba ito? Noong panahon ng mga naunang iglesia, yung biyaya ng Diyos ay ibinigay sa kanila ay malaki. Alam nila na ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos. Kaya ginamit nila ito para sa Ebanghelyo at sa mga brothers at sisters. Ang buong bilang ng mga sumampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sino man walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. Doon sa Lucas chapter 16 verse 1, may isang taong mayaman na may isang katiwala at isinumbong sa kanya na nilustay ng taong ito ang kanyang mga kayamanan. Tinawag ng amo ang kanyang tusong katiwala na sinabi, ano itong nabalitaan ko tungkol sa iyo? Magbibigay sulit ka ng ipinagkatiwala sa iyo sapagkat hindi ka na maaring maging katiwala pa. Ganito po yung naging salita. Kung paanong nilustay lahat ng tusong katiwala ang lahat ng pag-aari ng kanyang amo, tayo rin naman ay mga katiwala ng Diyos ayon sa salita sa Pedro chapter 4. Dapat natin itong gamitin ng tama. Ngunit, kung iisipin natin na ito ay sa akin, kaunti lamang ang gagamitin para sa Panginoon, tapos gagamitin yung marami para sa ating sarili, kinapupuotan ito ng Diyos. Kapuotan ito ng Diyos at parurusahan niya. Tayong mga Kristiyano, hindi natin dapat sayangin yung mga bagay ng Diyos gaya ng tusong katiwala. At yung mga tao ay naghahanda ng maraming bagay ng paulit-ulit para sa hinaharap. Sinasabi nila pinaghahandaan daw nila yung kanilang pagtanda. Dahil naghahandog sila para sa kanilang pagtanda o naghahanda sila para sa kanilang pagtanda, kaya iniisip nila na hindi ito kasalanan. Ngunit kung maghahanda tayo ng maraming bagay para sa katandaan dahil doon, hindi tayo maayos na makakakilos para sa Diyos, parurusahan tayo ng Diyos.
Sabi po doon sa Awit chapter 71 or number 71 verse 18, kaya't maging sa pagtanda at pagkakaroon ng mga uban, O Diyos, huwag mo akong pabayaan hanggang sa ang aking maipahayag ang iyong kalakasan sa lahat ng darating na saninlahi. Opo, hindi niya tayo iiwan. Kung tayo ay mabubuhay para sa Panginoon at sa ating buong buhay simula pagkabata, pinoproteksyonan ng Panginoon yung ating kalusugan at kahit matanda na tayo ay tutulungan niya tayong mamuhay para sa Kanya. Huwag kayong masyadong mag-alala. Yung ating buhay ay hinaharap ay sa Panginoon. At kahit nakunin niya tayo ng mabilis o ipahintulot pa na manatili ng matagal, kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo iiwan. Dapat nating isipin na kahit iwan natin yung Diyos, kahit kailan ay hindi tayo iiwan ng Diyos. Tingnan po natin doon sa Ecclesiastes chapter 2 verse 18. Sa Ecclesiastes, ito po ay pagkatapos ng kawikaan, makikita niyo po. Ecclesiastes chapter 2 verse 18 hanggang 19. Basahin po natin yung verse 18 at 19. Kinamuyan ko ang lahat kong pagpapagal na aking ginawa sa ilalim ng araw. Yamang marapat kong iwan sa tao na susunod sa akin. At sinong nakakalam kung siya'y magiging isang pantas o isang hangal. Gayunman ay mamumuno siya sa lahat ng aking pinagpaguran at sa aking ginamitan ng aking karunungan sa ilalim ng araw. Ito man ay walang kabuluhan. Kaya't ako'y bumalik at aking ibinigay ang aking puso sa kawalang pag-asa sa lahat ng gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw. Sapagkat kung minsan, ang taong gumawa ng may karunungan, kaalaman at kakayahan ay iiwan ang lahat upang pakinabangan ng taong hindi nagpagod para dito. Ito man ay walang kabuluhan at malaking kasamaan. Si Solomon ay nagkaroon ng maraming kayamanan. Yung iba po, minana niya mula kay David at yung iba naman ay ibinigay ng mga hari yung kanilang mahalagang kayamanan kay Solomon dahil sa kanyang karunungan. Ngayon, hindi niya ito ginamit lahat. Ibinigay niya ang kanyang natipon gamit yung kanyang karunungan sa mga kasunod niya. Gaya ng minanang kayamanan, gayunman, sino yung nakakaalam kung yung taong magmamana ng pinaghirapan niya ay may karunungan o hangal? Hindi natin alam kung siya ba ay taong may karunungan o hangal. Pagkatapos ang kamatayan ni Solomon, si Rehoboam na anak ni Solomon ay naging masamang hari at inabuso yung kanyang mga pag-aari kaya sinira ng Diyos yung kanilang bansa gaya ng nalalaman na ninyo. Ganito yung nangyari kay Solomon at kay Rehoboam. Ngayon, kaya ko ito sinasabi sa inyo dahil kung yung mga Kristiyano ay magpapamana ng kayamanang kanilang pinagpapaguran sa kanilang mga anak na ang pananampalataya naman ay hindi malinaw, dapat nila itong pag-isipan ng mabuti at ipanalangin kung ito ba ay yung kalooban ng Diyos. Lahat ng ibinibigay sa akin ng Diyos ay nababalot ito ng dugo ng Panginoon. Opo, binili niya rin yung ating katawan sa pamagitan ng dugo ng Panginoon. Gayun din, yung naipon natin sa pagtatrabaho gamit yung katawang ito ay nababalot din ng dugo ni Jesus. Ito po ay banal. Dapat ninyo itong gamitin para sa Diyos. Ngunit kung iipunin ninyo ito ng maigi at ipapamana sa inyong mga anak na hindi naman tiyak yung pananampalataya, tama po kaya ito? Napag-isipan niyo na po ba ito? May nabasa po ako doon sa dyaryo ng may isang tao yung pumunta doon sa KBS, Korean Broadcasting Station, na naka-wheelchair at dala ang kanyang malaking kayamanan. Sinabi niya, ibigay ninyo ito sa mga mahihirap na bata
batang lalaki at batang babae na namumuhay ng walang mga magulang. Dahil gumawa ng huling habilin ang kanyang ama na huwag mong ibahagi yung iyong pag-aari sa iyong mga anak, kundi ibigay mo ito doon sa mga mahihirap. Kaya bumili lamang siya ng maliit na bahay para sa kanyang mga anak at dinonate yung lahat ng natitira niyang kayamanan. Ginawa niya ito ayon sa habilin ng kanyang ama, kaya kahit na hindi niya kilala yung Diyos, talagang naantig ako doon sa kwentong ito dahil ginawa niya yon ayon doon sa habilin ng kanyang ama. Mukhang pinag-isipang mabuti ng mga Kristiyano kung paano nila higit na makapag o gano'ng kahigit yung maibibigay nila sa kanilang mga anak. At inaasahan din ito ng kanilang mga anak. Ngunit, hindi mo ito maaring ibigay ng basta-basta lamang sa kanila. Kung yung mga anak mo ay talagang sumusunod sa salita ng Diyos at namumuhay ng mabuting buhay pananampalataya at ginagamit yung pamana ayon sa kalooban ng Diyos, ay ayos lamang po iyon. Gayunpaman, mali na ipamana ito sa mga anak na hindi malinaw yung pananampalataya, yung hindi maayos yung Christian life o yung hindi paligtas. Bakit po? Dahil pag-aari ito ng Diyos. Kung gagamitin natin ito sa walang kabuluhan, tama po ba yun? Ngunit wala tayong ganung kaisipan. Sinasabi nila, ibibigay ko ito sa kanila dahil mga anak ko sila. Dapat ninyo pong bigyan ng kaunting at maghandog ng mas marami sa Diyos. Bigyan sila ng kaunti at maghandog ng mas marami sa Diyos. Tama po. Kung hindi ninyo gagamitin ng maayos yung inyong mga pagmamay-ari, magiging katulad kayo ng tusong katiwala na sinayang yung mga bagay ng Diyos. Tignan po natin dun sa yung kayamanan ng mga Kristiyano ay dapat gamitin ng kaunti para sa kanyang sarili at gamitin lamang ito para sa mga pangunahing kailangan. Dapat tayong higit na mag-ipon at maghandog para sa banal na gawain ng Diyos. Dapat itong gamitin sa pangangaral ng Ebanghelyo at pagligtas ng mga kaluluwa na mapapahama. Sinabi dun sa Mateo chapter 6 verse 19, ito yung sinabi ni Jesus na huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kahangalan na magtipon sa lupa para sa ating sarili. Lahat ng bagay sa mundo ay maglalaho sa isang iglap. Hindi natin ito matatamasa ng mahabang panahon. Hindi nito magagarantiya yung ating kaligayahan sa hinaharap. Ang halaga ng ating kayamanan ay bumababa habang ang pagdating ng Panginoon ay papalapit. At yung halaga ng ating kayamanan ay babalik sa zero sa araw na darating ang Panginoon. Kaya at sinabi ni Pablo sa 1 Timoteo chapter 6 verse 17, huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak. Merong currency reform po yung Korea, matagal ng panahon po yung nakakaraan. Yung North Korea naman po ay nakakaranas din ng matinding pagkalugi. Ito ay dahil sa nalugi sila kaya nagkaroon ng currency reform. Merong palugi sa pagpapalit ng pera kapag nagkaroon ng reform sa currency. Dapat tayong magmadali na ipapalit yung pera dahil kung hindi, maipapalit. Kung hindi natin ito ay maipapalit dun sa takdang panahon, lahat ng pera ay na meron kay magiging tulad lamang ng isang piraso ng tissue. Ito po yung mangyayari doon sa pera. Dapat nating ipapalit ang mga bagay na maglalaho sa sandaling panahon sa mga bagay na hindi maglalaho. Dapat mong ipagpalit o ipapalit yung makalupang kayamanan sa mga bagay na maluwalhati. Dapat ipagpalit mo ito, pero paano nga ba ito ipagpapalit? Doon sa Mateo chapter 6 verse 20,
kung magtitipon kayo para sa inyong sarili na mga kayamanan sa langit. Hindi sinasabi na magtipon para sa aking sarili ng mga kayamanan sa langit. Para sa inyong sarili. Ito ay kahangalan na magtipon sa sandibutan. At ngayon, ito ay karunungan na magtipon sa langit. Bakit po? Depende kung paano natin ginamit ang oras, talento at ang kayamanang habang tayo ay nabubuhay sa mundo. Ikaw ay huhukuman sa harapan ng Diyos at ikaw ay makakatanggap ng kaluwalhatian. Ikaw ay makakatanggap ng gantimpala. Kaya sinasabi doon sa 1 Pedro chapter 1 verse 3 hanggang 4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Yung rason kung bakit namatay si Jesus doon sa krus at muling nabuhay ay upang pagkalooban tayo ng biyaya na kumain ng masaganang buhay? Ito nga po ba yung rason? Hindi po. Ito ay upang ibigay yung manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas, walang hanggang mana. Si Jesus ay namatay upang ibigay ito sa atin. Kaya para saan nabubuhay ang mga ligtas na tao? Hindi dapat tayo nabubuhay na nag-iipon ng mga kayamanan ng mundo at kumakain ng masagana at nabubuhay ng maayos. Ngunit dapat din tayong mag-ipon ng mga bagay sa langit, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Sinabi dun sa Kolosas chapter 4 verse 11, dito ay nabanggit ang ilang mga pangalan na sinasabi ang mga ito lamang sa aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos ang kabilang sa pagtutuli. Yung mga taong nabubuhay sa mundo ay ginagawang magkakasama para sa kaharian ng Diyos. Gumagawa sila ng magkakasama para sa kaharian ng Diyos. Ito ay napakabuti. Hindi natin dapat makalimutan na tayo ay nabubuhay sa hamak na mundong ito, ngunit gumagawa ng mga maluwalhating bagay at nabubuhay sa mundo, ngunit gumagawa para sa kaharian ng Diyos. Kaya kung paano natin ginagamit ang kayamanan na ating nakamit sa pamagitan ng pagpapagal at mahirap na paggawa ay may kaugnayan sa kung ano ang layunin ng ating buhay sa mundo. Kung ang kayamanan na ating nakamit sa pamagitan ng mahirap na paggawa ay hindi magagamit ng tama, ang lahat ng pagpapagal ng Kristiyano, paghihirap at buhay sa mundong ito ay magiging walang kabuluhan. Ito ay nangangahulugang dapat itong gamitin para sa kaharian ng Diyos at para sa gawain ng Diyos upang ito ay hindi maging walang kabuluhan. Doon sa Lucas chapter 16 verse 9, at sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan upang kung ito'y maubos na ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Kayamanan ng kalikuan, ito ay tumutukoy sa lahat ng mga bagay na ginagamit na hindi isinasaalang-alang ang Diyos. Makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. Ito'y nangangahulugan na makipagkaibigan upang pumunta sa walang hanggang tahanan ng magkasama. Ano ang sinabi ni Jesus dun sa Juan 15:15? Ngunit tinawag ko kayo, mga kaibigan. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ang isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Upang kunin tayo bilang kaibigan, upang kunin ang mga makasalanang pupunta sa impyerno at upang dalhin tayo sa kaharian ng Diyos, yung Panginoon mismo ay namatay sa krus. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, tayo rin ay nagkakaroon ng higit na kaibigan. Mga kaibigang pupunta sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Kapag ang bawat tao ay naligtas, kayo ay nagkakaroon ng maraming kaibigan. Ang Panginoon ay namatay at ginawa tayong kaibigan. At tulad nito, upang tayo ay magkaroon ng higit pang mga kaibigan, dapat nating isakripisyo yung ating oras, pera at lahat ng meron tayo.
at tayo ay papasok sa kaharian ng Diyos, ang mga taong ating ginawang kaibigan ay masaya tayong tatanggapin. Ngayon, hindi natin alam kung sino yung mga gumawa at kung ano yung sakripisyo ng mga nagtulong-tulong upang ako o ang isang tao ay maligtas. Ako ay naligtas dahil in-evangelize ako ni Pastor. Ah, hindi lamang po ito. Subalit, hindi lamang yung Pastor yung nagpagal dahil sa likod niya ay maraming mga taong na walang pangalan na nagbigay ng kanilang oras, materyales at na kayamanan at nakiisa at nagpagal upang maipalaganap ang ebanghelyo. Subalit, kung sila ay pupunta sa harapan ng Panginoon, kagaya ng sinasabi sa kasabihan, ngunit pagkatapos ay lubos kang kung maunawaan kung paanong ako ay lubos na nakikilala. Kanilang nalalaman, paano ako maliligtas kung yung mga brothers and sisters ay hindi magsasakripisyo at maglaan ng kanilang kayamanan? Oo, tayo ang tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya't sinasabi ng Biblia, tanggapin nila tayo. Nalaman ninyo na kapag gusto ninyo magdala ng pera sa US, yung pera na Korean ay dapat na ipagpalit sa dolyares. Kung magtipon tayo para sa inyong mga sarili na mga kayamanan sa langit. Paano tayo magtitipon? Nangangahulugan ba ito na yung ating pera sa mundong ito ay dapat itabi at itago sa langit? Kundi, kung paanong ang currency ay pinagpapalit ng isang bansa sa pamagitan ng pag-transfer sa banko, ang makamundong bagay ay dapat na ipapalit para sa walang hanggan at espiritual na mga bagay upang magkaroon ng kayamanan sa langit. Paano? Kapag ang bawat tao ay maligtas, ang mga kayamanan ng mundong ito ay ipinapalit sa mga bagay na walang hanggan at maluwalhati. Ano yung kahulugan nito? Tayo ay nag-i-invest sa mga bagay na pinapahalagahan ng ating puso. Kaya't ano yung pinakamahalagang bagay sa iyong puso? Ano yung pinakamahalagang bagay na iyon? Yung makakain ka ba ng maayos at mabuhay ng maayos? O yung makapagpamana sa iyong mga anak? Hindi. Tayo ay hindi namatay gaya ng mga unang Kristiyano. Pero sila po ay nagsakripisyo ng mga pag-aari at lahat ng meron sila upang magkaroon ng higit na kaibigan na papasok doon sa kaharian ng langit. Ngunit maari pa rin nating isakripisyo kung ano yung meron tayo. Sinasabi ito doon sa 2 Corinto chapter 9 verse 6. Sabi dito, at ito ang ibig kong sabihin, ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Kung higit tayo magsasakripisyo, mas maraming kaluluwa yung maliligtas. Kung mas kaunti yung ating sakripisyo, kaunti rin naman po yung maliligtas. At kung wala tayong sakripisyo, wala rin kaluluwa ang maliligtas. Iyon ang itinalaga ng Diyos. Ano yung ating magagawa? Ano nga ba yung ating magagawa? Doon sa Juan chapter 12 verse 24. Dito sinasabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ang kamatayan at pagsasakripisyo, kung ako ay mamatay para sa kapakanan ng ebanghelyo ng Panginoon, 30, 60, or 100 times na higit na mga bunga ang maipapanganak sa isang butil ng trigo na nahulog. Si Jesus, siya po yung tanging anak na nahulog mula sa langit at sa lupa, siya ay napunta at namatay. Ang tanging anak ay namatay at nanganak sa mas maraming mga anak. At tayo rin ay dapat na mamatay kagaya ng butil at isakripisyo ang sarili. Kung gayon, maraming kaluluwa ang maliligtas. Ito yung batas ng buhay na itinakda ng Diyos. Kaya ano ang maaari nating gawin? Dapat tayong magsagawa ng pagsusuri sa ating sarili.
Kung ako ay tunay na naligtas, anong sakripisyo ang aking ginawa para maligtas yung ibang kaluluwa? Kung ang isang tao ay hindi nagsasakripisyo, siya ay walang pakinabang. Siya ay maaring hindi ligtas na tao o siya yung walang pakinabang kahit na siya ay ligtas. Kahit ganito, kahit gano'ng karaming tao, yung gaya nila, silang lahat ay walang kabuluhan. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaring makagawa sa mga ganitong klaseng tao. Alam niyo po ba yung pelikulang Schindler's List? Napanood ko ito ng maraming ulit. Habang nasa ikalawang digmaang pandaigdig, marami sa mga Hudyo sa Europa, nakasentro po doon sa Germany, ang pinagpapatay sa loob ng ilang taon. 6 million po yung namatay. Nang oras na yon ay mayroong German at ang kanyang pangalan ay Schindler. Meron siyang listahan na tumutukoy sa mga Hudyo na naligtas mula sa kamatayan. Ang iba ay nahila bago sila ipasok doon sa gas chamber sa concentration camp. Paano ito nangyari? Ang taong ito ay napakayaman. Siya ay nagpapatakbo ng bowl factory. Habang ang mga Hudyo ay pinapatay ng walang dahilan, naisip niya, "Oh Diyos, paanong nangyayari ito? Paanong yung mga tao ay pumapatay ng iba nang wala namang awa?" Kaya siya ay nagdesisyon na iligtas yung mga Hudyo at hinatak sila mula sa pasukan ng gas chamber. Paano po ito nangyari? Yung mga sundalong German, yung mga opisyal, ay binibigyan niya ng pera. Kaya siya ay gumawa ng listahan na sinasabing ipadala ninyo yung taong ito sapagkat kailangan nila o kailangan ko sila sa factory. Sa katunayan, yung mga taong ito hindi naman kailangan sa factory. Ngunit habang ang mga tao ay nananatili sa factory, ang kanyang buhay ay naingatan hanggang sa pagtatapos ng giyera. Ngunit, nang matapos na yung ikalawang digma, ang pandaigdig, sinabi niya sa harapan ng 1,200 na mga Hudyo na kanyang mga naligtas, "Alam ba ninyo na isinakripisyo ko ang lahat ng aking kayamanan upang iligtas kayo sa upuan ng kamatayan?" Tapos itinuro niya yung kanyang sasakyan. Tapos sinabi niya, "Makakaligtas pa sana ako ng 10 kung ibinenta ko ang sasakyang ito." At habang tinitingnan niya naman yung gold badge na nakasuot sa kanyang suit, sinabi niya, "Kung ibinenta ko ito, makapagligtas pa sana ako ng 2 o kahit isang tao." Siya ay nanghihinayang at nalulungkot na hindi siya nakapagligtas ng 1 tao. Ang mga Hudyo ay walang kakayahang suklian yung biyaya dahil wala naman talaga sila ng kahit anuman. Kanilang inuukit dun sa singsing na ibinigay kay Schindler, ang buhay ng isang tao ay mas mahalaga kaysa sa buong mundo. Ang buhay na iyon, ang buhay ng laman ay napakahalaga. Dapat tayong mag-invest ng lahat ng sa atin upang magligtas ng kaluluwa na nilikha ayon sa wangis ng Diyos na para sa kanila ay namatay si Jesus sa krus at naligtas. Kaya habang pinapanood ko yung huling eksena ng Schindler's List, umiyak ako ng mahabang oras. Ito po ay nagpapasakit ng aking puso. At yung libingan po ni Schindler, ito po ay nasa Jerusalem. Yung mga Hudyo ay hindi lamang naghiganti sa mga laban sa kanila. Ngunit, hindi naman nila kinakalimutan at sinusuklian yung mga nagmagandang loob sa kanila. Kanilang pinakitaan ng magandang loob si Schindler sa Jerusalem at siya ay namatay doon. Ang kanyang pundot ay nasa Jerusalem at aking napakinggan ang balita na ang asawa ni Schindler ay namatay habang nabubuhay sa Jerusalem. Ngayon, dapat nating i-invest yung maraming bagay mula sa atin upang iligtas ang mahalagang mga buhay na iniligtas ni Jesus sa pamagitan ng kamatayan niya sa krus. Upang iligtas ang isang tao. Ngayon, dapat nating huwag makalimutan na ang pagkakataong ito ay maraming mga tao ang nasa iba't ibang lugar at naghihintay ng ating tulong. Sinabi rin doon sa Jeremias chapter 8 verse 20, ang pagani ay nakaraan
ang tag-init ay tapos na at tayo'y hindi ligtas. Kapag ang anihan ay tapos na, ang tag-init ay tapos na. Ngayon, ang malamig na niyebe at ang nakakatakot na lamig ng taglamig at ang lahat ng mga hindi na ani na butil sa bukid ay magigelo at masisira. Kaya nga, sinabi nila, hindi kami ligtas. Walang sino man ang nagliligtas sa amin. Gaano karami ang taong naghihintay? Huwag tayong magpanggap na hindi natin nakikita o hindi natin ito nalalaman. Kung titignan natin doon sa Kawikaan, Kawikaan chapter 24 verse 11, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung inyong sinasabi narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba ninyo alam ang mga puso'y tumitimbang? At siya'y nagbabantay sa inyong kaluluwa. Hindi ba ninyo nalalaman? At ang bawat tao, ayon sa gawa niya, ay di ba niya gagantihan? Ano ang kalugan ng ayon sa gawa niya? Ang isang tao ay hindi nalalaman kung siya ay nabubuhay upang ipangaral ang napakahalagang ebanghelyo. Hindi niya nalalaman. Pero ito ay isang kasinungalingan. Doon sa Hebreo, chapter 2, verse 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? Gaano kahalaga ang kadakilaan ng kaligtasan na ating nakamit? Tanging anak ng Diyos ay ibinigay ang kanyang mahalagang buhay at nagdanak ng napakahalagang dugo at tayo ay iniligtas. At ang mga naligtas ay naging mga anak ng Diyos at naging babaeng kakasal ni Jesus na ito ay mas maluwalhati kaysa mga anghel. Gaano katagkila at kahalaga ang kaligtasan ng bawat isa? Sabi dun sa Lucas chapter 16 verse 10, ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami at ang di tatapat sa kaunti ay di rin naman tapat sa marami. Ano ba ito yung bagay na kakaunti? Ito yung bagay na material. Bago tayo maligtas, ang kayamanang ito ay ang siyang pinakamalaki. Gumawa tayo ng matinding desisyon para sa kayamanang ito at sinikap nating kumita ng marami. Pero pagkatapos nating maligtas, ito ay laging pinakamaliit ng bagay. Bakit? Dahil meron na tayong mas napakadakila at pinakamahalagang bagay na higit kaysa alimang bagay sa mundong ito. Meron tayo nitong dakilang kaligtasan at maluwalhating pag-asa na hindi maikukumpara sa anumang mahalagang bagay sa mundo. Kaya nga, dapat nating isakripisyo ang kayamanang ito sa pinakamaliit na bagay para sa mga bagay na dakila. Para sa dakila at mahalagang bagay. Mga kapatid, ano po sa tingin ninyo? Ang mga taong nag-iisip na ang kayamanan ay napakadakilang bagay ay hindi nila iyon magagawang isakripisyo. Iniisip nila na mamamatay sila kapag mawawala iyon. Doon sa Lucas 16:11, kung kayo nga'y hindi naging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino magtitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Sinasabi dito na ang mga bagay na ginamit natin ng walang kaugnayan sa Diyos ay ang kayamanan ng kalikuan. At ang katotohanan ay tayo yung mga ligtas at papasok sa walang hanggang kaluwalhatian. Ito ang dakila at tunay na bagay. Ang kayamanan ng kalikuan ay dapat na isakripisyo para sa mga tunay na bagay. Ang kakaunti para sa mga bagay na dakila. Dapat tayong mag-invest ng gamit para sa kayamanang ito ng kalikuan para sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos na siyang dakila at totoo. Kung kayo nga'y hindi naging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino magtitiwala sa inyo ng mga tunay na bagay? Kung magiging tapat tayo sa paggamit ng kayamanan ng kalikuan, totoo po, ipagkakatiwala naman po sa atin ng Diyos ang gawain ng Diyos na makakapagligtas sa maraming mga kaluluwa. Ngayon, yung Diyos ay kumikilos sa pamagitan ng pagliligtas sa mga kaluluwa ng mga tao sa pamagitan ng ating church. Tama po ba? Alam niyo ba kung gaano karami ang ating mga churches? Hindi lamang po dito sa Korea, kundi pati po sa abroad. Halos na 80 na mga bansa po ito, tama?
Ito po ay patuloy pa rin nadaragdag. Kaya ngayon, meron na po tayong mahigit na 926 na mga churches. Ang ebanghelyo ay napaka-aktibong ipinapangaral. Wala akong makita na ibang komunidad na aktibo at wastong nangangaral ng ebanghelyo sa buong mundo. Nakatitiyak po ako na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos yung huling pandaigdigang misyon. Kaya nga, meron tayong mas malaking responsibilidad. Gaano ba naging posible ang gawain ito? Walang anumang magagawa ang Diyos sa taong walang pakialam sa bagay na kahit hindi nagpapakilala. Hindi nila ipinagkakait yung kanilang material na bagay para sa world mission. Hindi po sila nagpapakilala pero ibinibigay nila yung kanilang mga ari-arian para sa pagliligtas ng kaluluwa. Marami po sila pero hindi po kilala ng ilan. Dahil sa mayroong gayong mga kapatid, kaya isinasakatuparan ng Diyos yung dakilang gawain na ito. Ngayon ay naharap tayo sa kahirapang pang-ekonomiya. Kaya ang mag-invest ng ating mga material na bagay para sa gawain ng Diyos, yung mag-invest ng mga material na bagay sa panahon ng kahirapan ay hindi madaling bagay. Gayunpaman, dapat pa rin natin itong gawin. Kung titingnan ninyo doon sa ikalawang Korinto, chapter 8, at ang kanilang labis na kahirapan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Kahit na sa labis na kahirapan, ako ay makakapagpatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. Ang mga kapatid sa Macedonia ay nakibahagi sa gawain ng paglilingkod sa mga badal na nasa Jerusalem. Nakibahagi sila sa gawain ng pangangaral ng ebanghelyo ng biyaya. Kung ikukumpara sa kanila, mas maayos yung pamumuhay natin. Kaya nga, dapat po nating ilaan ang mga material na bagay na mayroon tayo para sa ebanghelyo. Tithes and offering. Sa pasimula ng taon, ngayon po yun, muli po tayong nagpipledge sa ating tithes at offering. Kaya meron tayong envelope dyan po sa likuran. Ako rin po, naglagay din ako ng envelope para doon sa offering para sa World Mission sa unang araw ng taon. Kaya meron doong tithes and offering para sa World Mission. Offering para sa church building construction. Meron din naman po para sa retreat center construction. Ngayon ay nakapagpatayo na tayo ng napakalaking retreat center pero ang lodging area ay hindi pa rin sapat. Kaya ngayon, meron tayong bagong disenyo. Magpapatayo tayo ng dalawang malaking gusali at maraming bagay ang dapat ma-invest dito. Ang maraming bagay din, tayong dapat gawin para dun sa world mission para sa pagpapagawa ng mga retreat center sa iba't ibang mga bansa. Sa ngayon, tayo po ay bumili ng napakagandang modernong gusali para sa retreat center dun po sa Madrid, Spain. Yung loteng ito ay halos 5,300 square meters at marami din pong gusali. Yung lugar po kasi na yun ay lugar kung saan maraming organization yung nagdadaos ng events, yung kasal at iba pa. Subalit, patuloy na nalulugi yung negosyo dahil sa corona. At namatay na rin yung may-ari, kaya nag-anunsyo yung mga anak na ipagbibili nila yung lugar na ito at paghahatian nila yung kita rito. Kaya binili natin agad ito. Iyon ay halos 160 million pesos. Ang pera ay biniyaran ng mga kapatid mula sa mga churches sa Korea. Ngayon ay gusto kong pumunta roon. Ngayon po, doon sa Lucas chapter 16 verse 12, sabi doon, At kung hindi kayo naging tapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo ay magbibigay ng sarili ninyong pag-aari? Dito, ang iba ay nangangahulugang pagmamay-ari ng Diyos. Hindi iyon sa akin. Kaya dapat tayong maging tapat sa mga bagay ng Diyos. Tatambuhin natin yung walang hanggang langit, gayon din ang walang hanggang kaluwalhatian. Iyon yung matatanggap natin.
Ang ibig sabihin ng talatang ito ay maging tapat tayo sa mga bagay ng Diyos. Ang Diyos ay magbibigay sa atin ng higit at higit pa. Ito ay tumutukoy doon sa walang hanggang kaluwalhatiang pamana. Doon sa Lucas chapter 16 verse 13, merong sinasabi doon, walang alipin na makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan ng isa niya ang isa at iibigin yung ikalawa, o kaya'y magiging tapat sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Noong una ko nabasa ang talatang ito, inisip ko kagad na gaano man natin subukan, walang sino man na makakapaglingkod sa kayamanan gaya ng sa Diyos. Gayon po ang naisip ko, pero tama iyon. Kung may taong nag-iisip na ang kayamanan ang mag-iingat sa kanya, ang kayamanan ang nagmamay-ari po sa kanya. Kung naniniwala naman ako na kung naniniwala naman siya na ang Diyos ang nagligtas sa kanya, na siyang tutulong sa kanya sa mundong ito, kung gayon ang Diyos ang siyang Panginoon niya. Dapat nating paglingkuran ang isa, hindi natin sila mapaglilingkuran ng parehas. Hindi po. Kaya nang sakupin at pasukin ni Jose yung lupain ng Kanaan, sinabi niya sa mga Israelita, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, ngunit sa ganang akin at sa aking sambayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Dapat nating piliin kung sino ang ating paglilingkuran. Sinabi ng mga tao na paglilingkuran nila yung Diyos sa kanilang salita, pero sa kanilang mga puso, ang pinaglilingkuran nila ay kayamanan. Kayamanan yung Panginoon nila. Para sa mga taong iyon, dapat ganito po yung kanilang panalangin. O pera, ikaw ang Panginoon at Diyos ko. Pera po ang Panginoon natin. Ang pera ba ay Diyos? Ang pera ba yung nag-iingat sa atin? Yung pera ba yung Panginoon natin? Dapat nating pagbulayan kung ano nga ba ang pinaglilingkuran natin. Kung ang pinaglilingkuran ba natin ay ang Diyos o ang kayamanan. Ang napakaraming pangako, mayroong napakaraming pangako po ang Diyos na nakasulat po sa Biblia na gagantimpalahan ng Diyos yung mga nagsasakripisyo at sumusunod para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Mula sa mga ito, ang narito po yung Mateo 6:33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito ay pangako na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang Diyos ay palaging tumutupad sa kanyang mga pangako. Ito yung muna. Yung muna ay ipangaral ang kaharian ng Diyos at ang Ebanghelyo. At para sa mga ligtas na, yung buong buhay na pagsunod sa salita ang ibig sabihin, ang isa't isa ay ang hanapin ang katuwiran. Hanggang ginagawa mo ito, ipinapangako ng Diyos na ibibigay niya ang lahat ng mga bagay na ito, ang mga bagay na kailangan mo sa katawan bilang karagdagan. Pinapaniwalaan ko ang salitang ito 100% at sumasampalataya po ako na iniligtas tayo ng Diyos, at naniniwala po ako na kung bumalik man siya sa araw na ito ng Panginoon, ang mahina at hamak nating katawan ay babaguhin sa isang maluwalhating katawan at kukunin tayo. Bakit hindi po tayo naniniwala na ang Diyos ay kasama natin na tumutulong sa ating buhay? Mali po na ibigay ang ating puso sa pera at paglingkuran ng pera para lang makapamuhay ng maayos dahil hindi tayo naniniwala dito. Paano man mamuhay ang tao sa mundong ito, wala pong pakialaman Diyos. Ito ay gaya ng, hindi ko naman sila anak, kaya bakit ako mag-aalala sa kanila? Silang mga ligtas ay mga anak ng Diyos. Silang mga hindi po ligtas ay mapupunta sa impyerno kapag sila ay namatay. Sa Biblia, sinasabi na ang taong mayaman ay napunta sa impyerno pagkatapos ng marangya niyang pagpapakasya.
Ipinangako niya na kung paglilingkuran natin ang Diyos, ipangaral ang ebanghelyo at paglingkuran ang Diyos sa lahat ng bagay habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ang lahat ng mga bagay na kailangan natin, ang Diyos ang bahala. Dapat tayong mabuhay sa pananampalataya. Kaya kung mabubuhay tayo na isinasakripisyo yung ating sarili para sa Panginoon, ay lubos din naman tayong gagantimpalaan ng Diyos. Ito yung kanyang pangako. Kung mabubuhay tayo para sa Panginoon, ang Panginoon ay mabubuhay sa atin. Dapat kang magtiwala sa Diyos at ipagkatiwala mo yung bag ng pabigat. At pasanay mo naman po yung bag ng gawain na hinihingi ng Diyos. Dapat natin itong ipagpalit. Yung bag ng gawain, ipagpalit dun sa bag ng pabigat. Yung bag ng gawain ay dapat na gawin ng isang Kristiyano. Kung gagawin ko ang gawain ng Diyos, ang Diyos ay bahala sa lahat. Ibibigay ito sa akin ng Diyos bilang bonus. Ibig sabihin, ang Panginoon ang bahala sa akin. Kaya yamang unang araw po ngayon ng bagong taon, dapat tayong gumawa ng magandang resolusyon. Ngayon, hindi lamang para sa taong ito, kundi hanggang sa araw na tatayo tayo sa harap ng Panginoon. Manalangin tayo. Mabagi namin amang Diyos, salamat po sa pagtawag sa amin mula sa napakaraming tao sa mundong ito sa katapusan ng panahon na iyong itinakda at sa pagliligtas sa amin, sa paghiwalay sa amin mula sa lahat ng mga kasalanan ng mundong ito. Salamat po sa pagtulong sa amin na makapamuhay sa pagsunod sa salita ng Diyos at sa Ebanghelyo sa aming natitirang buhay sa biyaya ng Diyos at sa tulong ng Banal na Espiritu sa loob ng Church kung saan kasama namin gumagawa ang Panginoon. Tulungan mo po nawa kami na sumampalataya sa pangakong kapangyarihan ng Diyos, pagsunod sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos at sa Ebanghelyo gamit ang aming oras, pera at lahat ng bagay para sa kapangalan ng kalooban, kalwalhatian at Ebanghelyo ng Diyos. Pakiusap, tulungan mo po kami sa gayon ang biyaya ng Diyos ay palaging mapa sa amin sa mga brothers at sisters at tulungan mo po ang mga banal sa kanilang mga gawain sa gayon ay walang anumang magkulang sa aming natitirang buhay habang nabubuhay kami para sa Ebanghelyo at kalwalhatian ng Diyos. Dalangin namin ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.